So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Wretched, ako muna, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with thy salve, that thou mayest see. As many as thy love, I rebuke and chasten. Be zealous, therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. Sabay. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong masalita. Ipong malulati, Lord, sa pag-aaralan, pagpapatuloy ng series by pray, Panginoon. Hindi kami maging prideful, Panginoon. At even the time, Panginoon, kung darating yan, Panginoon, dahil ang dami nga pong atake, ang daming example ng masama, ang maging prideful, Panginoon, at yan ay tinatanggap sa amin sa lipunan, even tinuturo, Panginoon, sa paraan na hindi minsan hindi na mahalata na tinuturo na palagi maging mayabang sa sanlibutan, even, Panginoon, sa mga churches. So, I pray, Panginoon, kayo po mag-gabay at never ito makita sa amin. But kung sakali man, again, maging prideful kami ito sa degree, ito po yung ma-eliminate namin, maramdaman namin, Panginoon, na kayo po yung naging prideful at kayo po hindi napi-please dito. So, I pray kayo po nga muna sa amin mag-aaral ganitong lingkod, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakapo na po. Good afternoon sa lahat. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Sino nag-pulse? Yeah. Nakita ko, nakangiti na. Kaya ako magpatulad. The title po nito is The Worst Pride. Okay, The Worst Pride. Ito po yung papatuloy sa ating series. Again, Basics and Fundamentals. Ito po ay kasama natin dun sa series ng... Okay na kayo? Ballpen na yan. Pwede, pag walang ballpen, talo agad, ha? Kung baga, pupunta kayo sa gera, wala kayong bahala. Di, baril pala, baril. Ha, usapan ba yun? Next time, ha? Pag walang baril, patay agad. So, yun. So, bukod sa Basics and Fundamental series, dun po ito sa Virtues to Have and then Sins to Avoid. Okay? So, again, ano tayo series ng Pride and Humility. And this time, last time, ano yung mga topic natin kaninang umaga ay? Ano yun? Ano nga? Reasons not to be prideful. Okay? And then, last time, yun nga, yung... the promises to the humble, ano pa yun? Examples of humility. And then, ano ba? Kalimutan ko agad, kanina lang eh. Yung favored, no? The humble favored promises, yung unang-una eh. Tingnan natin. Humility directed, examples of humility. Then, pinaka-pangatlo, importante ito, humility of the Lord Jesus. So, siya yung example niya. Naging humble siya. Siya yung dakila, pero siya yung nagpaka-humble. And then, yun nga, yung the humble favored. So, pinaburan yung mga nagtalagang nagpaka-humble. And kanina umaga po yung, yun nga, yung reasons not to be prideful. And then, ngayon, the worst pride. So, ano kaya yung pinaka-worst na pride? Eh, may iba pang klase pa pang pride. Fried chicken ba yan? O fried siomai? Meron. Okay, dalawa. Tatapusin po natin to. So, number one, basahin po natin. Actually, yung binasa natin, doon na tayo magsimula kasi ito yung ating ginawang text. Pero marami po dito eh. So, ang kwento po dito, ito po yung third, seven. Good night. Ito yung huli kasi yung Revelation 2 and 3 po,
Finiture po dyan yung 7 churches na maraming churches doon panahon na yun, pero sila yung kinausap, may comment ang Panginoon sa kanila, may positive, may negative. So yun, sinabi ng Panginoon, ito, maganda yan, ginawa mo yan, okay yan. Okay? Pero ito, nakita ko hindi. So unang point natin dito, ang Panginoon pala, ano? Kanina po, soluwini nga tayo, at sabi ng isa, maganda yung sagot niya, mukhang totoo naman, sabi niya, save nga ako. Iglesia ka, save ka. Eh kasi po dati nakatind akong baptist pala. So, pinangalanan niya pa yung pastor niya. So malamang save, di ba? So sabi ko, hindi, sige na. Kaya sabi ko lang, save ka, ba't ka mapunta sa iglesia ni Manalo, di ba? So yun ang iniwanan ko sa kanya. So anong gusto kong point dito? Huwag kayong nahihiya po, no? Pag nag-soul winning kayo or yung iba nga, yung katulad, no? Follow up na lang yun eh. So doon tayo sa labas para sila yung magabayan. Amen? Yung pinaka nga, parang maligtas. Pagligtas na, ako minsan, pag save na talaga, even mag-baptist na, mga tanong ko next dyan, King James ba kayo? May combo-combo ba kayo? Ginaganong ko, kahit mga Pentecostal. Hindi yung pagsama mayabang, eh, bakit? Ang Panginoon pala, tinitingnan niya yung mga churches. At salamat sa Panginoon, yung churches independent po yan eh. Pero, ano okay na ba? Basta may church, basta may ano, magtitipon. Okay na rin, kasi wala pero, tinitingnan ng Panginoon anong pinaggagawa niya sa church. Amen? And especially sa whole. Later, sabihin dito, lagi natin binabanggit to, lalo pag sa komentaryo sa ibang churches, ang Panginoon, sinabi niya dyan, yung candlestick, may nakita si John na ano-ano, may candlestick, may star, may angel. Ang sinabi niya, ano yung candlestick? Ito yung churches. At may sinabi siya later, na pag ikaw, hindi ka nagbago, sabi niya, aalisin niya yung candlestick. So obviously, ang ibig sabihin nun ngayon, pwede bang mawala yung church? Yung ibig sabihin nun eh, kasi nagtitipon pa rin kayo dyan, inalis ng Panginoon yung candlestick, ano na kayo? Church pa rin na kala nyo church kayo. Yun ang interpretation doon. Kaya malinaw po yan na hindi po natin pwedeng loko-lokoin ng Panginoon. Amen? Kaya alam natin to eh. So yung mga churches ay dapat we please the Lord. And then, gawin natin patuloy-patuloy ang ating dapat gawin. And then, hindi lang pa sa sarili natin, hindi lang pa sa generation natin. So, dapat tuloy-tuloy yung, kaya dapat yung preaching natin at lahat ng gagawin natin sa church, kung ano may invest mo dyan, iba, nag-invest ng lugar, ganyan-ganyan. Pero lalo na, yung itatanim natin sa mga anak-anak natin, hindi lang anak natin, ha? Yung mga lahat ng members, yung pastor ka, lahat yan, anak mo yan. Diba? Spiritually or... Obviously, hindi yung katulad ng anak ng Diyos. Basta pero anak mo yan, parang si Paul kay Timothy. Amen? Amen? So, malinaw po dito ang Panginoon nakatingin sa bawat ginagawa natin kung okay yan o hindi. So, nag-comment-comment siya, ito okay, ito hindi. Inisa-isa niya po yan sa 7 churches. Pero this time po, mag-focus na tayo sa isa yung huli. At very, actually, sikat na sikat yan itong Laodicean Church kasi nga, kesyo yung mga dispensationalists, sabi nila. We are living in a Laodicean age, church age daw, ganun. So, syempre, nung pag di mo alam yung mga yan, nung naniniwala ka, ay, kaya pala may mga ganyan churches ngayon. Kasi nasa age tayo ng Laodicean. Wala naman sinabing ganun. Anyway, tuloy tayo dito. So, isa sa mga napuna, pinuna ng Panginoon sa Laodicean church ay na daw? Isa-isay natin, pero bilisan lang natin. Okay. Sabi dito, so I know thy words, that thou art neither cold nor hot. Yun na yun. Walang sinabing positive po. Yung iba, binigyan ng positive comment eh. No? Kaya sa Laodicean, alam niya na agad yung kanilang ginagawa. At ang pinunan niya, hindi kayo malamig, hindi kayo mainit. Okay? Saan na yun? Kaya sinabi niya, lukewarm. Masama ba yung lukewarm sa context po? Yes. Kasi ang yung mga hot, mainit naglilingkod, gusto mo yan. Yung mga cold, bayaan mo na yan. Ang problema sa iba, nasa gitna. Amen? So, parang kahit ikaw, magdududa ka, ano ba to? Papabayaan ko ba to? Aalisin ko na to? Parang ano siya eh, magdududa, parang kayo din minsan. Alam nyo, pag meron dito, may nabalitaan ako na, ay, si ganyan, na ano na yan. Ang kailan lang, may nabalitaan ako, sinabi ko sa iba eh. Itong si ano, si Raulo pala to. Alam nyo, ginagawa ko pag gano'n, inaalis ko na sa utak ko yun. Tsuk! Wala ito. Dito yung tipong member dito ng tatapat pang matagalan. And therefore, ako sa bilang pastor, nilalagay ko na siya sa, kumbaga sa folder na
Hindi ko naaalalahanin to. Loko-loko eh. Kung maalala ko man to, magbalik loob, ganyan. Kukunin ko pa sa aking archive. Ano bang condition ito? Ngayon, yung mga matapat naman, yan ang active andito. In a way, hindi ko rin problema yan kasi kita ko na agad eh. Ito, salamat sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi ko rin pinaproblema. Pero sino yung pinaproblema ko? Sino yung problemahin ko? Yung di mo maintindihan. Hindi mo alam kung Judas ba to. Hindi mo alam kasi tutulungan mo siya kasi parang may nakikita kang potential. May potential problem din, may potential na... Okay, so, yun ang nakikita ko po dito eh. Kaya parang naaasal ang Panginoon ngayon, meron kayong time na pwede kayong maging mainit. Kung ayaw nyo na, ewan ko sa inyo. Pero may isang another kwento din, may explanation dito na inya daw, pag hindi mo ina-expect yung, especially pag inumin, kasi yun ang context dyan eh, idudura ako daw. So, ibig sabihin, ang ina-expect daw minsan natin, di ba, pag umorder ka ng ano, anong order mo? Either hot or cold. Gusto mo ng hot kasi gusto mo mainit ang bito ka yung chan mo. Or gusto mo ng malamig, malamigan ka. I-model ka na especially malamig. Tapos yung, lalo pag ano yung hindi masarap inumin. Pag lukewarm na, sabaw. Lalo na pag ano, nga mantika. So yun lang po yung ano dyan. Sabi, hindi, ano po to, hindi favorable. Bakit daw? Ito yung ano sa kanila. Ito, yung detalye nung bakit sila lukewarm. Kasi, sabi niya, because thou say, I am rich and increased with goods, have need of nothing, knowest not that thou wretched and miserable and poor and my blind and naked. So, dito tayo actually nag-focus. Sabi dyan, ang tingin nila sa sarili nila, mayaman sila at mayaman sila. Rich and increased with goods, mayaman. At wala silang kailangan kasi mayaman sila. Pero ang tingin pala ng Diyos, dahil alam ng Diyos lahat ng bagay, ang tingin nila, anong mayaman? Walang-wala ka. Pwede ba yon? May mga ganun. Sa langit, ganun. Ibig sa paglilingkod sa Diyos, minsan ipapoporma dyan. Ako, maglilingkod ako sa Diyos. Ganun. Feeling mo, ganun ka lang. Pero yung mga nakakaintindi, ha? Ano yan? Joke ba yan? Ayan, gukwentuhan kami ni Bad kanina eh. Ito yung church na to. Oh, sinong pastor niya? Ilan sila? Magkano offering? Anong ginagawa nila? Yung tatanungin mo eh. Bilang church ng Panginoon dapat, ano ba ginagawa niyan? Anong soul winning nila? Minsan, pag may okasyon. Di ba? Parang lesson natin kanina, Sunday school. Yan, tinatanong ko kayo. Kaya tinatanong ko kayo eh. So, kung... Ano bang soul winning? Anong gawain may soul winning niyan? Gusto mo silang iligtas sa impyerno? Ay, nahihiya ako eh. Ibig sabihin, maling-mali. Kasi mas importante ng higit, yung mailigtas mo sila kaysa kung anong hiya mo yan. Hiya-hiya. Anong dahilan na yan? Okay? So, ganun po yung mga church na to, iba yung tingin nila sa sarili nila, iba yung reality. Ang tingin nila, mayaman sila. Ang tingin sa akin ng Diyos, wala silang kwenta. Walang-wala sila. Miserable. Mahirap. May buti mo lang kung mahirap. At least nakakita na. Hindi. Blind. Di makakita. Di makitindi. Ang hirap po. Kaya kung may nagdi-desire sa inyo maging preacher, maganda po yan. Problema, pinaghandaan mo lahat. Hindi mo pinaghandaan yung knowledge. Naintindihan mo, pwede mo sabihin, to sinabi ng Panginoon. Lalo pag tinanong ka, ang lakas mo sumigaw, ay madali sumigaw. Pero pag tinanong ka, kung talaga naintindihan mo yan, pinapahayag mo yan sa buong mundo. Okay, totoo ba yan? Pwede ba magtanong? Andito na nga ako eh, gusto kong maintindihan. Kung ikaw nakakaintindi, sabi mo sa akin, ito yung tanong ko. Parang kanina, ganda ng Bible quiz natin eh. Gusto natin maintindihan na sinasabi ng Diyos. Hindi, please ko lang si Bad. O, yan ang hinahan mo. Ikaw ang Bible Christy. Yun na yun. Hindi, ganun. Amen? Amen. Diba ako? So, sasabihin nga. So, blind. Mag-preach yan. Ang ano pa, ang bida pa, mag-advertise pa sa Facebook. Para pahinggan nyo ako, ha? O, sige, pahinggan nyo natin. Kasi yun, sasabihin. Ang King ang ibang preservation at ibang inspiration. Ay, totoo naman, okay ba na spelling?
Pero kung bihira, kung hindi inspired yan, pero anong pinreserve mo? Hinga. At hininga mo sarili mo. Kasi sinasabi ko dito, huwag kayo magpapalagay lang. Especially, yeah, again, sabi ko na nga, ang title natin is Worst Pride. Pero actually, dalawa po ang Worst Pride. Yung iba po, kaya nakakasal minsan yung, bibitin ako muna kunwari ah. Sino yung nakakasuka? Kunwari, may nakita kang, medyo kablan lang ang konti ah. Kunwari, may nagpapasexy. Dalawa. Yung isa, alagang ano naman, may papakita naman. So, pero, mali pa rin ah, okay? Pero, ano, nagsuot ng maiksi. Talagang nakakorte talaga. Kasi ayaw natin, no? Pero ma-pride yun, mayabang. Hindi mo kailangan pagpakit. Kaso, mayroon pang isa. Alam niyo na? So, ganun din. Maiksi din ang suot. Kaso, pambihira. Ha? Parang may... Mas malala yun, tama, no? Nasa isip ko lang yung puro kurikong, eh. Saka parang ano, sagwanting lang kasi nga, lumulubo yung ano-ano, either sobrang payat, o sobrang, yung sabihin, baka yung offended. Naintindihan nyo ba, parehong hindi katanggap-tanggap sa atin, ha? Ma-pride. Pero isa, lalo pag bakla, tama yun. Galing mo talaga, man. Andito lang ako, andito ka na eh. Imagine mo yun, oh, sexy ako, magpapa-impress ako sa mga lalaki. Parang may nakita rin akong gano'n. Huwag na nga. Kasuka-suka. So, ganun po ito. Kaya title natin, The Worst Pride. Yung ibang pride, kahit pa paano, again, masama pa rin. Pag mamalaki mong matalino ka, mayamang ka, masama. Alam niyo yung worst pride? Spiritual pride. Number one. Namaya yung pangalawa. Pero equivalent din po yun. Pinagsasasabi nila, ganito kami. At tingin ng Diyos, baliktad. Ganon din po itong naked. Okay, alam niyo naman yan, nakaporma ako po. Wow, ganda na suot mo, magkano ba yan? Wow, pinagmalaki pa. Tag price, gumagano ba sa inyo? Mabait kayo eh. Pero iba, ganon eh. Diba? Iba nga, sabagay, mga nag-networking, pinapakita ito yung pera ko. Alam mo agad peke, pero may napepeke pa rin. Oh, baka may mapeke ba sa inyo? Sabi, mabakuna ka, napeke kayo eh. Anyway, ang ganda ng suot ko, ang tingin sa'yo ng Diyos, ubad ka. Eh, dito na mga aso, katulad again ha, mga ba, either maikse or bakat na bakat. Oh, ang tingin sa'yo yung bastos nito. Amen? So, yan ang sabi, ang ating mensahe ngayon, dito tayo ikot, spiritual pride. So, tuloy ko na po ito, balikan na lang natin itong Revelation 3, kasi dyan yung mga tao dito, dyan natin tatapusin, yan yung ating application and then solution. So, tingnan natin po ito mga spiritual, example po ito ng mga spiritual pride, matindi po ito. Nakakapit ba kayo sa inyong mga upuan? Spiritually, Job. Tama-tama, Job series po tayo, di ba? Tingnan nyo kung anong klase itong mga friends niya doon na ano natin to eh. Nadadaanan natin to lagi. Ibasa nyo po, ako ay iinom lang. Ready, go! Sino nagsasalita? Si Job. Tanong, sino naniniwala sino si Job ay walang kasalanan? Sabi ng Bible, as it is written, there is none righteous, no not one, for all have sinned and come short of the glory of God. So kaya lagi po natin sinasabi ito. Again, kaya isa sa mga dahilan, ba't natin siniris yung Job, pag yung mga ibang basa, pag nagsalita, pag ang Job, si Job ay righteous, tama naman sa umpisa, yun ang sinabi. Pero pag dinitali mo na, nilagay mo sa microscope, may mali din po si Job, kaya dito, papagalitan din siya. So, ano yan? Actually, kung i-context mo rin doon, in a way, tama siya. Kasi nga, ang ginawa sa kanya ng mga friends niya nga, inihinahinilight naman, nag-ano sa kanya, tawag dito, nag-accuse sa kanya, eh, kasi siguro may ginawa akong mali. Kaya ngayon, pwede na sabihin, si Job, walang ginawa mali, sa ganung context lang. Pero gusto ko lang i-point out to, dahil,
Ito yung gusto kong iwasan natin. Amen? Never nito pag may tanong, ikaw ba? Ganyan ka. May mga nagaganyan. Una, tanong yun. Ba't niya tinatanong yun? Alam mo na yan eh. Tsaka, kailan ko ba pinagpalagay? Na nag-soul winning tayo. Tinanong ka. Ikaw ba? Ligtas ka? Opo. Kasi sa'yo, wala kasalanan. Sinabi ko ba yun? Huwag ganun ng tono, ha? Pero dapat yun nasa utak nyo. Sa totoo lang, pumunta ka ba doon para sinabihin mo, hindi naman. Huwag kayong papayag po. Okay, maging matalino. Hindi tayo nagsabi noon. Therefore, hindi dapat tayong akusuhan ng ganun. Okay? So, pero again, kung sakali lang po, maligtas ka, kung maligtas tayo, alam natin ligtas tayo, at totoong ligtas tayo, hindi natin mababanggit dapat to eh. Kasi sabi ko lang yan para in case atakihin tayo sa ganyang klase ng attack, hindi tayo dapat matrap kumbaga sa ating mga salita. Okay. So ano pa ang spiritual example ng spiritual pride? Sa Luke 11, ito very famous. Sa Luke, so may dalawang klase ng tao. Kinontas ng Panginoon, obviously, marami pang klase ng tao na nasa gitna nila. So, ginamit ng Panginoon, dalawang extreme. Okay? Sino to? Isang Pharisee, isang tax collector, nagyan? Publican, okay? Okay, basa po yung 11, and they go. The Pharisee stood and prayed thus to himself, God, hindi, no? So, ganito po yan, ha? Ikaw ba? Sino nag-pray dito? Pray. Mas kamay. Sabi mo ba sa Diyos yan? So, pwede actually yun sa pag medyo mababaw ka pa, batang Kristiyano ka pa, yung pangunawang mga ganyan ba lang. Pero, kung ikaw ay medyo alam mo na, again, may kasalanan ka, okay? Maaring hindi ka tulad na iba, pero, Lord, salamat at ako hindi ako yung katulad ng iba na then fill in the blanks, makasalanan sila. Okay, so again, maganda nga kung di ka talaga gano'n kasi yung mga dito medyo matindi rin naman, di ba? Extortioners, unjust, adulterer, and even this publican. So, pero ang point being, ang spirituality, kung totoong spiritual ka, lalo spiritually matured, hindi pinagyayabang. Parang point kanina. Ay nang umaga, hindi yan pinag-aayabang. Pasalamat ka. Eh matindi dito, yun ang sabi niya. Sa kanyang speech. Pero pag binasa mo siya, anong nasa puso niya at bakit niya sinasabi to na pag-interesan niya pa yung isang alam niyo na yung kwentong to, di ba? Kasi nga, example to na ginamit ng Panginoon para pakita yung pride ng isa at kung paano yung isa na justify. O ano nangyari kayo sa kanya? Nabaliktad, parang kanina. Si Pharaoh, and then si Naaman, So, iwasan po natin yung spiritual pride. Magiging mayabang ka rin lang, huwag namang spiritual. Kasi, yun nga, sabi nga sa inyo, worse eh. Imagine nyo na lang yung yun na lang yun, parang ganun. Totoo lang. Kung nakikita mong matured ka na sa kapatid, ano yung gagawin mo? Kung ito ko na, hindi nag-aaral. Tamad na namang umatin. Tamad mo na umatin? Huwag ka nang umatin. Hindi, ganun yung ba? Hindi. Pakita mo na lang masasaya ka. Masaya natin, alalayan mo siya. Tanungin mo, ano bang mahad lang sa'yo? Wala ka bang masahe? Wala ka bang gumigising sa'yo? Alarm ka? Anong gusto mo? Pwede ka may tulong. Ganun, di ba? So, mararamdaman niya yun. And therefore, hindi siya yung tipong mag-back away sa isang bagay na magandang gawain. Ngayon, tulad ng pag-attend. Anong gusto mo makita? Kaya, yeah, ganun naman sa online, ganyan naman yan. Dahil mong isa-share, okay naman mag-share ka spiritual. Okay din naman yung para ma-warning ang iba, para ma-inform iba. Problema puro ganun. May pet subject ka, tapos pag may sumagot agad, parang agad, no? Parang wala na siyang, inakusahan mo na ganun agad siya, doon wala siya nakilala, doon sa post, doon sa comment, may judgment ka agad. Spiritual pride. Hindi mo pa naiintindihan. Ang daming tao dyan. At even, diba, kung sabi natin mali siya dati, ngayon nagbago siya, nagtatanong sa'yo na maayos ngayon, sagutin mo na maayos. Amen? Ano pa, saan applicable yan? Sa atin, sa
Tulad niya, no? Usapan din kasi kanina, kaya din yung nasuta ko eh. Ngayon, may isang nagkasala. Dati siyang ganyan. Ngayon, either nagbalik, nakita kayo after how many years? Ay, hindi naman, after ko nga, after many years. Anong i-assume mo agad? Sa ating topic po ngayon, pwede humility, pwede ba? Ikaw mismo magpaka-humble ka. Salamat ka rin sa Panginoon na wala ka sa ganung kondisyon. Eh, paano kung ganun nga? Kung parang prodigal son din naman, di ba? Bumalik na nga yung isa, kapatid mo yon. Tapos, naasal ka pa nung bumalik ang kapatid mo dahil lang ano, dahil sa baka. Kalaga tayo ng bakang marami. Hindi yun ang word ng kapatid mo. Para agalitan mo. Amen. Mas mahalaga yung kapatid mo pag nagbalik loob. Kung para mo sa maraming kayamanan. At nagbubunyi ka doon. At kasama mo yung magulang o sa case na yun, anong nirepresent mo ng Diyos o yung pastol. Amen? Amen. Eh, pastol, lukuluko talaga yan eh. Tingnan mo, hayaan mo yung pastor ang mag kung anong approach siya doon. Inform mo lang siya. Magsumbo ang ano. Kailangan din ang pastor yan eh. Eh, pastor, ganyan ang ginawa niyan. Ngayon, ganito ginagawa niyan. Sumunod ka sa wikang English, take the lead of the leader. Kaya sabihin, tingnan mo anong mayiging ano niya. May parang hindi kayo maging prideful at maging humble kayo. Kasi nga po, kahit dyan, sa mga ganyan, kahit sa ganyan, quiz, kung ano man yan, nagkakaalaman po tayo kung anong attitude natin sa totoo lang. So, yun ang pinag-aating ngayon. Huwag kang maging prideful. Be humble. Hindi mo kailangan, I told you so. Mabis sa'yo eh. Dumisa, maganda nang gawin yun. Pag talagang matigas ang ulo. So, kayo na lang magtimbang. Ganun talaga yan eh. So, hindi na tayo dogmatic dyan. Pero, yun na yun. So, spiritual pride, 9:14 ng John. Maganda po itong material natin eh. 9:41, sorry. Ay, basa po, ready, go. Isa sa mga verse na talagang pag unang binasa mo, malilito ka eh. Di ba? Tingnan natin yung ating ano ha. Context. Nagtatanong po kasi itong mga Pharisee. Okay? Yan. So, ito mga Pharisee po, alam naman natin, kung di nyo pa alam, sila po yung sa panahon ng Panginoong Jesus, earthly ministry, sila po yung at saka special sa Judea, sila yung spiritual authority to some degree, ha? Kasi sila yung pinaka-pinaka eh. Yung Sadducees medyo liberal. Yung Pharisee, sila yung medyo, sabi natin, fundamental. Ganyan po yan eh. Mag-aralan yan. Anyway, well, dumating si Jesus. Anong gagawin nila? So, maasta po sila na alam nila lahat, hindi naman lahat, pero ganito yan eh. Kunwari, may sinabi ako dito, sino yung una either magtatanong or cha-challenge? Sino ga-challenge? Yung mga konti lang alam o yung marami rin alam o yung mga sa palagay nila marami silang alam? Sino madala sa hindi yung ga-challenge? Yung iba magtatanong lang. Pero pag challenge mo yan, ibang level ka. Ang tingin mo sarili mo dito, lume-level ka dun sa nagsasalita. Which again, di masama yan pag secular. Ang nangyari dito, obviously si Jesus ang doon. So ito mga to, gusto niya, tinatanong sila. Kaya ang ganda ng sagutan dito. Yes, sir, that day had cast him out, and when he had found him, he said unto him, dost thou believe the Son of God? And answer it said, who is he, Lord, that I might believe on him? And said unto him, thou hast both seen him, and he that talketh with thee. So, sure, sir, and the Lord said, and he said, Lord, I believe and worship. So, ano nangyari? Anyway, ginawa niya pong nakita po yung blind. So, nung nakita ng mga Pharisees, which were with him, heard these words, ano yung words na yun na sinabi niya? Sinabi yun? Ito, for judgment I have come into this world that they which see not, yung mga hindi nakakita, kaya ako pumunta dito, yung mga hindi nakikita para makakita. Yung mga hindi nakikita para kumita. Pangalawa, and they that which see might be made blind. Yung mga nakakita naman, again, ano yun, continuation yan. Bakit siya pumunta? Number one, para yung mga hindi nakakita, makakita. At isa pa, yung mga nakakakita na, para mabulag.
So, medyo matindi. So, ano kaya ibig sabihin nun? Ngayon. Kaya sabi niya dito, ng mga Pharisee, salip na, what do you mean? Ano yung sinabi? And some of the Pharisees which were with him heard these words and said to him, are we blind also? Ano napansin nyo? Ano napansin nyo? Tinamaan. At hindi, naramdaman nila sila yung sapon, tapos, ang tawag dito, nire-reject nila, at para hindi, para ma-intimidate yun si Jesus, nagtatanong, ano, bulag kami? Di ba ganyan tayo? Kahit anong, ano mo, rari, ano ba yung mga topic natin madalas na, ano, ito, madalas ko nakukuha, di magko-comment ka, di pag-usapan natin, ibig sabihin, di nag-aaral tong mga to, kasi ikaw lang yung tama, ganon. So, nagagawin mo doon? Depende kung marunong ka rin. Kung alam mo na pang-trap yung katulad nito, hinay-hinay ka lang, himayin mo. Tingnan mo, pakiramdaman mo kung itong kinakausap mo, yung tipong pwede mo nga ano, kausapin na matino. Nakikinig mo ba kayo? Medyo ano ito yung inaano ko sa inyo ngayon, ha? Medyo, ano na, madali yan na advance in a way. So, gano'n, nang binato siya ng gano'n, are we blind also? Eh, mas magaling yung Panginoon, eh. Ano yan? Hindi siya basta ma-intimidate. Ay, mali ata yung sinabi ko. Kaya sabi niya dito, another thing, na again, gabi nga sa inyo kanina on the onset, diba? Binasa mo to, hindi mo agad maintindihan. Pero, basahin natin, at makikita lang dito, yung sagot niya, hindi siya na-intimidate, hindi siya mag-asalita ng mali, pero yung taong yun ang mag-iisip, at kayo, pag binabasa nito, kayo yung mag-iisip. Ba't niya kaya sinabi yun? Ngayon, wala kang tiwala kay Jesus, edi, hindi ko naintindihan. Pero may tiwala kay Jesus, ano ang ibig sabihin? So, himayin natin. Jesus said unto them, if ye were blind, ye should have no sin. Kung ikaw daw hindi nakakita, wala kang kasalanan. But now, ye say, we see. Therefore, your sin remaineth. So, isa-isayin natin, ha. May sinabi ba yung Pharisee na sila'y nakakita? Ito lang po yan. Ito lang po context yan. Wala eh. Pero, assumption yun. Diba? Assumption yun. Kaya tinatanong ng Pharisee kay Jesus na, are we blind also? So parang, hindi kami blind. Parang ganun. So ang assumption niya, you can see. Okay? So it makes sense na ngayon. Sinasabi ng Panginoon, ha? Ulitin natin. Kung kayo ay blind, wala kang kasalanan. Eh kaso nakakita nga sila, kaya ngayon, therefore your sin remaineth. Ang ganda na, sandalihan, di ba ako tapos? Unang gusto kong address dito, ganito. At yung style talaga ng Panginoon ito, tsaka tayo din dapat. Napansin niyo yung maliit na word dyan, if. Okay, ikaw ngayon yung mag-iisip. Kasi huwag mo akong pasagutin, ikaw naman nakakalam yan. At kung ikaw nakakalam, ikaw magbabago or, di ba? Ikaw magbabago, sabihin mali ako, or, hindi, ganyan yan eh. Ikaw na mahala. Ganun po tayo lagi guys, soul winning. Huwag ka mag-andyan ka, ay, iglesia ka, ganyan ka. Hindi, tanungin mo nga siya. Ikaw ba ay ligtas? Ikaw, anong pinaniwala mo? Anong tinuro sa inyo? Anong pinaniwala mo? Siya yung tanungin mo. Kahit saan po yan, di lang sa soul winning yan. Kahit sa tabaw, kahit sa ano. Nag-ibenta ka, kailangan mo ba ito? Kung sabi, ay, kailangan mo agad ito. It's a form of lie. Huwag niyang gagawin yun. So, kaya ang galing ng Panginoon. So, ngayon, pinapili sila. Okay, nakakita ka ba? Wala kang kasalanan. Eh, kaso ang assumption mo kanina, nakakita ka eh. Andyan yung kasalanan sa'yo. Nananatili. At hindi mo mawala yan unless aminin mo, of course, na ikaw ay nagkamali. Kasi yung nakakita at nakakita lang, yung naintindihan. Okay, naintindihan mo na nagkamali ka, aminin mo ba? Okay, so anong kinalaman sa spiritual blindness? Yun, exactly yun. Yun yung kailangan mo itama na, ayaw mo pa itama, tatanungin mo pa ibang tao. Eh, meron ito, nakakasal ito pag nakita niyo sa ibang, ano, sa ibang tao din. Kunwari, ano ba, kunwari, ano bang dalas natin ito? Recently na, basta masama bang, ano, magsuot ng ganyan, sisigaw na nga ako dito eh. Basta, masama ba yung ano, bubble gum?
Ay, hindi naman. Huwag ka lang dito. Huwag mo lang idikit. Pero may usapan na tayo dyan. Pag Sunday, huwag ka na lang magbabulgam. Malinaw po ba yun sa atin? Masama ba yun? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Blindness. Pride. Hindi na tanong yun eh. Hindi mo tinatanong. Alam mo na eh. So, ang ginagawa mo, china-challenge mo na yung authority. And that is pride. The worst pride. Spiritual pride. Amen? So, sana, ano, ang ganda kasi ng mga material natin. Wala akong gusto. So, una, yung pride ni Job, and then yung Pharisee, and then Pharisee ulit. Next is 1 Corinthians. Nakailang minutes na po ako? 36. Sakto lang yan. Ito, napakadali. Ready, go. Now some are puffed up, as though I would not come. So, natapos na po natin ito. Sinilis natin ang 1 Corinthians, 2 Corinthians. So, ina-address ni Paul, yung mga nababalitaan niya, itong mga to, ba't ang yabang nyo? Para bagang, kasi sa panahon talaga nila, talagang mahirap pumuntang may gusto kong puntahan at pagalitan mo, di ba? Pumuntahan mo lang. Ngayon, pwede mong tawagan, pero kahit puntahan mo, madali na sa panahon natin ngayon. Ngayon, itong mga to, siguro, parang mga ano din, na, hindi pupunta yan. Gawin na natin, kung anong gusto natin gawin. Hindi pupunta yan si Paul. At ano yung word na ginamit dito sa in reference sa pride? Puff up. Ngayon, masarap po yung caramel, ano, pop up. Oh, well. Caramel pop up ba yun? Puff, hindi po yung puff, ano nga ba? Basta yun na yun. Creamy pop. Salamat po. Creamy pop. Masarap yun, pagkain lang yun. Pero, pwede ba, wag naman sanang lumubo utak natin. Alam mo po yan, pag yun nga, yung gusto ba, bating ka, o yung galit ka pag di ka napansin, hindi ka na bati, pag hindi ka nabanggit yung pangalan mo. Okay? Sila dito, ang kayabangan nila, alay si Paul, hindi tayo papagalit, hindi pupunta yan dito. Yabang, ano yung mayabang? Pag sinasabihan ka na, ayaw mo pa rin. Magbago. Ano yung mayabang? Itong nasabi dito, and will not know the speech of them which are puffed up, but the power. So, puff up ulit. So, yung mga mayabang sabihin ng no, sabihin nyo lang pakailan kung anong pinagsasabi niyan, yung mga mayabang. Kasi pag talaga pumunta siya, alam niya yung tuturo niya ni Paul. So, yung mga magaling magsalita lang, tapos yan. So, nakita niyo po ba yung point doon? Huwag kayong magyayabang isa pa sa mga tayo kahit aminin natin sarili natin isa sa mga dahilan bakit tayo nagkakasala pa ano dahil sa palagay mo hindi ka parusahan or hindi naman masyadong masama to or magbibigyan na to or pwede kang may mas magawa akong ginawang may mas ginawa akong maganda dati hindi napapansin itong maginagawa akong masama tama hindi. Amen. So mga kayabangan din po yun. Sample, kasi feeling mo nga kung sino ka na. So, yan naman yung mga Corinthians. Next. Balik na tayo dun sa ating Revelation 3:7. Yan, pride din yan. Bata yan eh. Pero mga bata po, kita mo yung yabang minsan. So, kailangan turuan. Ano sabi dyan? Tingnan natin. Tapusin natin. Nakilamis po ako. Sorry. 39. Mahaba pa kasi. Sige, tapusin ko na po ito. Dito tayo natapos kanina, di ba? So, ulit ha. Mga Kristiyano po ito. Church to. Yumaman lang. Kala mo kung sino na. So, ano yung dapat natin gawin? Doon na tayo. Kung sakali, for example, talaga, may kilala ka, ano na, ikaw, ito, ano to, matagal lang Kristiyano, di ba? Kita mo yan sa bihis, kilala na siya ng ganyan, iba, batayan, yung mga maraming kilala, yung mga ganun. Ay, kilala ko si ganyan, alam ko yan ganyan, ganyan.
Pati yung ano, babasa ako ng Greek. Ano man yan. So wag. So sabi dito, I counsel thee to buy me gold tried in the fire that thou mayest be rich. So ulitin ko po, ayon context. Isa sa mga tingin nila, mayaman sila. At sa palagi ko talaga, pag tinignan mo dito, ano, mayaman sila. Binaliktad lang sa tayo, kahit mayaman sila, physically, may kotse, magandang kotse, magandang bahay. Yung pala, spiritually kasi, wala naman silang reward sa langit. At even worse, baka yung mga kayamanan nila dito, nakuha nila sa, dishonest gain. Okay, so again, wala naman sinabi dito, pero, ang solution ngayon dito, sinasabi ng Panginoon, okay, nakita na kitang ganyan, bumili ka ngayon, sabi, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. So, may sinasabi siya dito na gawin nila instead. So, paano? So, salit para hindi sila maging mahirap, bumili sila. At pag bumili ka, mahirap ba yun? Bago ka bumili, kailangan mong magtrabaho, magsikap, at magawang kang pera. So, obviously, ito ay spiritual. Ang nakita ng Panginoon sa kanila, hindi totoo yung riches nila kasi poor sila eh. Okay? So, yan po. Alam nyo ba yung mga mayabang talaga? Balik tayo sa topic. Sino-sino yung mayabang? Ito ba yung mga naranasan nila yung hirap kaya sila nagkaroon ng ganun? Tingnan mo. Doon iba meron din pero sumobra. Diba? Parang kanina umaga ulit. Diba? Yung si Uzziah, diba? So, yes, lang nga ganyan accomplishment mo. So, sabi dun, he is marvelously helped. Tinulungan lang siya kung sinong tumulong sa kanya. Natapin ka natin ito, mga engineer yung mga ano dun eh. Sinabi dun, nung nagkataon, yung time na yun, ang gagaling ng mga engineer. Well, eh, talagang ganun. Diba? Uunla, di siya yung nasa top, yung leader, eh, siya yung may tataas. Pero, nakalimutan niya, tinulungan lang siya. Kaya ngayon, karamihan po, talaga. Sinang alam nyo mayabang? May yaman. Yung mga, actually, kaya nila pinagyayabang yon kasi doon sila magaling. Yung gusto ko sabihin. Yung pag ikaw nagsikap ka dyan, na-appreciate mo, for example, yung ibang mahirap. Tutulungan mo yon. Ayaw mong, uy, bilisan mo nga dyan. Alam mo na yung trabaho yung gagawin mo yun ng, ano eh, na hindi ganun kadali. Kasi sabi ngayon dito, buy me a gold tried with fire. Ang exhortation sa kanila dito, magsipag ka kasi huwag yung mayabang ka dyan kasi hindi mo naranasan kung paano gawin yun actually. Ang obviously, ang context natin yung spiritual. Amen? Sino yung mayabang na pastor? Sige nga. Ba't puro pastor lang naman pastor? Kasi nga, nabanggit ko rin dito sa kanila eh. Kasi yung pastor, yun yung mataas expectation natin. Therefore, kasi dami sa Bible, yung sa 1 Timothy 3, na expectation sa pastor, applicable din sa inyo yun. Pero mas nauuna lagi na tinitingnan ng Panginoon yung leader. So pag may sinabi kong pastor dito, sarili nyo na rin yun. Amen? Expectation na rin sa inyo yun, pero again, una sa pastor. And yun, mga ating mga elder, mga mas nakakatanda. So yun po yun. So para mawala yung inyong wretchedness, magpabaho ka. Spiritually, talagang daanan mo yung dapat mong daanan. Again, sa case ng mga pastor, talagang aralin mo. Hindi yung nabasa mo lang sa mamahalin mo kasi hindi sila nakakabili ng kung yung reference. Nakakabili kayo niyan. Oh, itong reference ko eh. Mas magaling ako. Kaya hindi papayag yan na ano. Ilang taon palang Kristiyano, di ba? Kaya tayong kilalang ganyan, talaga sabihin nun, yabang naman ito. Ang iba ba ito nun sa either, bata ka pa. Nag-aral ka ba? O sige, mag-aral na tayo ngayon. So, gusto nilang putulin agad eh. Sino ka ba? Nag-asik, kaninong ano ka ba? Sa halip na pag-usapan natin yung topic at hand. So alam mo agad na hindi sila nagdaan dito sa usapan nating bilin mo yung gold tried in the fire. Na alam mo, again, ang kinukumpara sa gold tried in the fire, tunay, walang halong, kung may halo man, naubos na yon dahil sinubok mo sa apoy. Amen? So, ang ano dyan, pabaho, pag-isikap.
Meron pang isa, white raiment. So, alam natin to. Ano yung madalas o lagi na hinahalintulad sa white raiment? Purity against spiritual. So, again, ano? Tanggal ang pride mo dyan. Amen? Kasi isipin mo lang, ako, hindi rin ako minsan malinis, kung meron man, ah, kaya ako, isipin mo ko na, ako, right, lalo ang anak ng pastor, for example, tapos strict yung parents mo. Pagyayabang ko ba doon sa iba na, oy, yabang landay mo naman, ako, hindi ako nakaganyan eh. Eh, kasi tatay mo, pastor eh. Homeschool ka pa. Diba? So, huwag mong pagmalaki yun. So, paano mo magagawin ngayon yun? Eh, di yung katumbas nun. Kung ikaw ay, yun na, ganyan, pastor, may advantage ka, sa ibang bagay naman, i-apply mo rin yun. Mas puti pa, kung mga ganun, pwede mo sabihin ganun. Mas paputiin mo pa dahil, ano kay, huwag kang mayabang sa ibang bagay na hindi mo pwedeng kumpara sa ibang tao. Okay, yun na po yun. So, obviously, yung, parang hindi makita yung nakedness mo, yung kasalanan, at kahalayan, at ka, yung mga maling gawa. Okay? And then, anoint thy eyes with eye salve, that thou mayest see. So, yung mga tinutukoy niya dito, again, ang context nito, yung Laodicean Church, mga compromiser, para makakita sa lalang gusto, gamitin mo yung sarili mo. So, sa atin, spiritually, spiritually, ano yung dapat mong applyan ng ano? Ng eye salve, para mas makakita ka. Example lang yung kanina, si Pharisee versus the publican. Diba, in-explain natin. Ang tingin sa kanya ng Diyos, madumi siya ang na-justify nung panahon na yon yung publican. So, obviously, pag in-apply mo, anong klaseng eye salve yung i-apply niya? Aralin mo yung salita ng Diyos. Ikumpara mo, ano bang sinabi ng Diyos sa ganyang bagay? Hindi yung magpapalagay ka lang dyan. Eh, palagay ko, mas magaling ako dito kasi siya publican. Eh, hindi mo pala alam, anak ng publicano yun, wala nang, hindi naman naturuan. Amen? Parang kayo, gano'ng solving tayo, nagdi-disciple, gano'n. Huwag mo sabihin ito, idadown mo agad, hindi mo alam, kaya pala hirap na hirap siya spiritually, yung tatay niya, adik, kunwari lang. Tapos nanay niya, sugarol, chismosa. Tapos mag-i-expect ka na, baliwa, abis sabihin, gagano spiritual. Naintindihan ba? So, don't be prideful, tulungan na lang yung mga mahina, yung mga application natin dyan. And then, ito yung sabi ng Panginoon, as many as I love, I rebuke and chasten, be zealous therefore and repent. So, apply na lang natin, una muna sa sarili natin, pag tayo yung andon, na compromiser. Anong gagawin natin? Eh, dapat intindihin mo, at maintindihan mo, at alalahanin mo, na kaya ka sinasabihan, kasi mahal ka ng Diyos. Amen? Amen, amen ba, mga bata? Amen. Sino ang matampuin dito? Yan. Sabi nyo na, pag pinagalitan ka, normal na dapat sa iyo. Ngayon, yung mga adult kasi, sanayin nyo rin. Hindi yung tipong sa bahay, pinapasanay mo lang, tapos dito sinabihan ni pastor, oh, haluin kita. Ano, pakitang tao. Alamin mo yung ano. Yung dapat mong gawin para sanay yung mga anak mo na yung rebuke and chastening, ginagawa mo yan out of love. Amen? Ganon din sa ating preaching. Kaya ganyan na ganyan tayo eh. Sanay niya kahit sa halahala, maniwala kayo sa hindi. Diba? Kaya sumasama kayo dun, di ba? Kaya nga ba't panoorin mo minsan din yung ano, kasi minsan salitan kasi tayo eh. Wala akong sinisino dun. Kung ano yung preaching ko dito, ganun din dun. Eh lalo may mga maingay pa dun. Kung paano tayo nagsisimula dito, ganun, ganun yung salita ng Diyos ang mag-aayos sa kanila. At pag hindi nila intindihan yung magsumisigaw si pastor dun, problema nila yon. Okay, again, tulungan natin, pero still, yung style natin hindi nagbabago kasi kung gano'n kayo mahal, ganun din sila. So, ganun po yan. So, apply nyo na sa sarili nyo kahit di kayo pastor. Nakita nyo, pinsan nyo. Fornicate na, ganyan-ganyan. Kung mahal mo, sabihan mo. Kung hindi, gumawa ka rin pang paraan. Huwag mong itolerate. Sabi dyan, mag-repent. Okay, so again, i-apply natin nyo kung tayong leader, magulang, kaibigan. Abasa natin to. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come unto him and sup with him and he with me. So, ba't pinasok to dito? Anong kinalaman nun? Madali lang po yan. Ibig sabihin lang, ang Panginoon nandito.
Huwag na huwag niyong isipin. Katulad niya, pag nag-solving din tayo, isa sa mga nakaka-intimidate natin, no? Continuation to, ha? Nung kanina. Nakaka-intimidate, yung mukha pala, nakaka-intimidate. Bagong lugaw. Tao lang yan, pare-pareho lang yan. Naniwala kayo. Pero hindi niyo nga maintindihan yung pag di nyo sinubukan. Pag nakita niyo mukhang di papahuli ng buhay, pareho lang yan, may kaluluwa. Subukan mo lang din. Okay? Yan ang pangako ng Panginoon, kahit sino pa. Pag yan ay pinapasok siya, pinakinggan ang salita ng Diyos, papasok siya at may pag-fellowship pa, kainan pa. Amen? So, anong kinalaman sa kayabangan? Yun nga, huwag tayo maging mayabang, ang Panginoon nandyan lang. At kabaliktad naman, no, pag tayo nag-aakay, huwag tayong, kumbaga, ma-intimidate sa kayabangan ng iba. Pakilala natin Panginoon, andyan lang siya. Okay? And then, to him that overcome it will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame and I am set down with the Father in His throne. So, yung word na overcome, magandang term po sa King James kasi consistent po sa ibang paggamit sa New Testament. Yung overcomer po, lagi po actually, pag tinignan mo yan, mga ligtas yan. And, si Jesus, ay siya, ligtas siya, pero, paano ba siya nag-overcome? Sumunod lang siya sa Panginoon eh. So, ganun din tayo dapat, tayo sumunod sa Panginoon. Ngayon, eh, ba't na naman sinasabi niya to? Yan ang tanong. Ba't niya sinasabi to? Dahil nga, sineset niyo yung focus natin na mag-focus tayo kanino? Sa sarili natin? Sino yung focus dyan? Si Jesus eh. Nasa kanang kamay siya ng Panginoon. So, sorry, magtiwala ka sa kanya, huwag kang mayabang. Katulad itong Laodicean Church. Diba? Umali ka, mali ka. Baguhin mo. Ano mang ginagawa ng Panginoon sa trono ng Diyos? So, bukod sa siya yung mag-rule, siya din ay ilalapit ka rin sa Diyos. Kaya huwag kang mayabang. At the same time, huwag ka naman yung tipong ayaw mo na lumapit. Amen? Tapos mo tayo. Kaya sabi dito, He that hath an ear, let him hear what the Spirit of the Spirit say to the churches. Itong katanggaan na ito, ipinulit-ulit sa Revelation. Obvious application yan, ano? Kahit sino ka pa, makinig ka lang. Okay, huwag kang mayabang. Huwag mong i-assume na dahil ako ay pinag-usapan namin kailan, ganyan eh. Yan ang problema minsan sa mga medyo matagal ng Kristiyano. May ano na siya sarili nga, nilalagyan niya na yung sarili niya. Hindi na ako pwede i-review kasi matanda na ang Kristiyano eh. Lalo ka may problema. Now, kung talagang walang masabi sa'yo, di okay. Pero paano kung i-review ka na kasi may nakikita sa'yo tapos ayaw mong tanggapin niya, patay ka. Kaya sabi dyan, again, ang huling ano dito, kataga dito, sino may tenga, makinig. Again, binibigay sa atin ng Diyos yung accountability. Okay, nakinig mo ba? O, gawin mo. Naintindihan mo ba? Hindi lang yung hear niya na yung nakinig ha. O, isa yun. Nakinig mo ba? Okay, gawin mo na. Naintindihan mo ba? O, gawin mo na. Eh, basta di ko naintindihan eh. Hindi magtanong ka. Ganun pa rin. Hindi, walang lusot yung ano ha. Hindi ko naintindihan eh. Basahin mo ulit. Tanong ka. Ay, nakakahiya. Pag nagtanong ako, sabihin nila, hindi ko. Ayan, kaya bangan na naman. Pride. Ayaw mo perceive na hindi mo naintindihan kasi nga, hindi mo talaga naintindihan. Pero gusto mong palabas, ay naintindihan mo. Worst pride. Dami mong place na magyayabang, huwag naman sa spiritual. Amen? Amen? So, hindi natin natapos. Yung isa pa, eh, sabihin ko na lang, nakailangan isa po ako? 54. Tabusin na natin. Okay? Kasi may kaduksong po ito. Ito po yung example natin na huwag natin gagayahin. Basahin ko na lang po mabilis. Sabi sa Luke 3:8, may particular na mga tao na mayabang. Alam niyo ba yun? Sabi dito, bring forth therefore fruits worthy of repentance. Diba? Familiar, kanina umaga. Si John the Baptist, may kausap siya. Sabi nila, eh, anak na ako ni Abraham eh. Pero sabi ng propeta ng Diyos, John the Baptist, sa time na to, that huwag mo sabihin na anak ka ni Abraham kasi ang Diyos, kaya niyang gumawa ng anak ng Diyos mula sa saan?
sa bato. Obviously, hindi bato. Ibig sabihin, out of nothing. Napagkita natin kanina umaga. John 8:33, they answered him, we be Abraham's seed. We were never in bondage to any man. Now says that ye shall be made free. Anong hindi ako makakalaya? Hindi pa kami na bondage. Totoo ba yun? Yung time na yun, under bondage sila sa Romans eh. So nakita niyo yung, ano, yung kayabangan at the same time yung pagsinungaling. And then sabi naman sa 39, the same chapter, sabi doon, they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. So naniwala ba si Jesus sa kanilang palabas? Hindi. Pero again, yung accountability nasa kanya. Kung kayo talaga, Abraham's seed, gagawin niyo yung ginagawa niyo ba? Kinakalaban nga nila si Jesus eh. Kaya sabi niya, they reviled him and said, thou art his disciple, but we are Moses' disciple. Ito naman yung sinabi nung yung tinatanong yung isang yung nagtatanong si mga Pharisees, yung grupo ng Pharisees sa alala niyo yung pinaano ginamot yung blind tas nakakita. Okay, yan natin, mali ako eh. John 9. Yan, ayun tama to eh. Yan. Yan, so yung dating bulag, kasi nga nagtuturoan na sila, takot sila sa Pharisee. Kaya sabi ng mga magulang niya, tanongin mo siya, tandaan na yun eh. Kaya sabi ng bulag na gumaling, sabi niya, ba't ba kayo tanong ng tanong? Sinabi ko na eh. Gusto niyo bang maging disipulo ni Jesus? Eh di naasar ngayon. Ikaw ang disipulo niya, kami, Moses' disciple. So, another last. Anong gusto natin pakita dito? Yeah, tapos na po yun. Okay, last na lang. Romans 2. Verify mo sa Romans 2, building up to justification by faith. Pero, ito po ang ina-address siya dito, yung mga Jews. Okay? Pakibasa po, ito yung tingin ng mga Diyos sa kanilang sarili according to Paul. Pero actually, totoo. Makibasa. Ready, go. The heart confident that thou thyself art the light of the blind, a light of them which are in darkness. O, sino po yung ma-pride dito? Yung mga Diyos. At ang hirap niyan. Ang hirap, para nabangin ko kanina umaga, yung boss ko. Ay, gawilin doon na. Anong pakilong ko? British kami. Hindi kami tatago sa ilalim ng lamesa. Ganyan po yung mga Hudyo. Nakita nila mali sila, Pinoy tao na, mali ako nga, mali nga tayo, pero hindi, kami yung Hudyo eh. Go, Jews! Parang ganun eh, parang Jeremiah naman, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord is here! Hindi tayo masasakop! Yun ang sinasabi ng propeta ng Diyos eh. Sakupin kayo, dadalhin kayo doon, patay yung karamihan sa inyo, patay. The temple of the Lord, mayabang. So kaya follow up to do sa ating ano, the worst pride, para maintindihan natin kung ano yung mga Hudyo. The worst pride is spiritual pride, and unfortunately, ano nangyayas sa mga Hudyo, doon sila nahulog. At kaya pa pag may na, pastor, bakit yung matandang pastor na yabang, eh mali naman talaga siya, yun niyang aminin. Spiritual pride. Para mga Hudyo, pinanindigan na, na mali. Eh pastor, ba't sabi niya ano, hindi na siya nag-chair, ano. Again, hindi natin alam lahat exactly kung ano yung dinidil natin, kaya tatanong tayo. Amen? Pero isa yan po sa mga laging sagot sa tanong na ganyan. Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi ko maintindihan. May pride yun, lalo spiritual. Nakatulad ng paulit-ulit. Kaya po, napansin niyo ba yung Old Testament? Ito po yan, yun. Ha? Isa sa nung bata akong Kristiyano, ito sa mga tanong ko sarili ko eh. So, hindi ko ba maintindihan. Nakita niyo po ba yan? Ano ito nasa kanan niyo? Old Testament, nasa ano yun? Anong kwento karamihan ng Old Testament, napakahaba niyan?
Paulit-ulit, mga Hudyo, tinuturuan, magbabalik-loob, alis. Balik-loob, alis. Madalas, alis. Hanggang matapos na yung Old Testament, bagsak pa rin. Ay, maalis kayo sa promised land. Ay, babalik naman tayo. Binalik, ganun pa rin. Kung may lesson po yung Old Testament, yun, Jewish pride. Iwasan natin dahil, again, kinukumpara po tayo ngayon ang people of God ngayon, mga Kristiyano. Ay, anak na pala ako ng Diyos eh. Okay na, di ba? Salamat, ligtas ka. Pero, wala ka nang gagawin. At maglalakas ka ba ng loob? Magyayabang ka ba? Na hindi na mangyayari sa akin. Di mangyayari sa akin yan. May kapitbahay ako. Nabudismagan. Di ako yan. Lalandi lang ako dito. Pero hindi ako yan. Hindi ako mag-church. Pero hindi ako mag-backslide. Hindi ako mag-pray. Pero magiging ano ako. Tuwan-tuwa pa rin Diyos sa akin. Parang malala. Yung mga bakla, di ba? Kami po yung Kristiyano, bakla, gusto mo lang. Kumaano mo lang eh. Dahil niloloko nito. Niloko siya sa taras, niloko niya sarili niya. Tapos pati tayo mo, lolokoin. Kristiyano ka, bakla ka, hello. Ganun din tayo ngayon. Obviously, hindi tayo bakla. Pero minsan, mga ganun, mga Kristiyano. Hindi ako masisila ng kaway. Ako pa. Uso pa ba ngayon yun? Hindi na, no? Nung panahon namin, ganun yun. Ako pa. Yabang. Huwag naman spiritual. Okay, again, para madalian tayo sa spiritual pride na alisin sa atin. Pati yung mga ibang pride, alisin natin natin. Amen? Isa-isay na natin. Bilis. Ano yung ano? Iwasan dapat natin. Tapos na tayo. Ha? Mayabang. Ano nga example? Iwasan na natin yung practical na lang ngayon, ang take out natin. Huwag ka nang, for example, huwag kumain ka sa labas, huwag mo na i-post sa Facebook. Ano pa? Bawal ang matira, ano? Ha? Huwag mainit ng ulo na dapat intindi mo na yung iba na init ng ulo mo sa 4 years old. 4 years old dyan eh. I-train mo, di ba? Ano pa? Bilis. Take out. Maging mayabang. Ano nga yung kayabangan? Isa-isayin. Maporma. Mapagpabahanga. Yan. Makatas. Ang kilala ba ako? Nabasa ko rin yung Bible. Okay naman. Di okay. Huwag mo sabihin nabasa ko rin. Nabasa ko rin yung Bible. Okay naman. May pakinabang ka na doon. May reward ka na doon. Ano ba? Sinasarili yung problema. Kaya ko to. Ha? Hindi ako hingi ng tulong kahit mamatay na ako. Wala akong problema. Yabang nun. Tama yun. Very good. Ano ba? Ha? Feeling magaling. Ano ba? Hindi tayo matatapos. Hindi? Ha? Albululoy. Kilala niyo ba si Mr. T? Hindi niya kilala. Yun, mga bata eh. Pinakita ko dati yata yun dito. Yung punong-puno ng ano. Mayaman ako. Umuha nga. So what? Ano ba? Ha? Nasabi na. Ha? Anong tinataas? Tinataas yung iba sa Diyos, no? So, salit ng Diyos ay taas mo. Tama. So, gusto mo may taas mo ang Diyos. Diba? Ang galing ko talaga. Ngayon yun ba naman eh? Saka na yun. Basta tama yun. Ano ba? Ano ka pinag-iayabang? Talino. Yaman. Mukha. Kahit hindi. Buhok. Tato. Legs. Mga ganun. Buhok. Pati mata ngayon, pinapamahanga na eh. Kasi doon kami sa SM nung isang araw, may pambira. Ano yung nakakagawa doon? Meron dito ano, tapos yung pala yung kilay. Ewan ko, anong kulti. Anong kulti ng kilay gusto mo? Kapag mataas. Minsan, ang inano niya, pera madalas eh. Kasi iba naman yung aso niya. Nakita mo yung aso ko? Oh, magkano aso mo? Wala akong aso.
Yung pagkain ng aso ko, ganyan. Yung gupit ng aso ko, ganyan. Yung sasakyan. Napahanga, gano'n nga. Ano ba, anong pinapahanga? Kapaghangad, mayabang. Eh, di rin. Kasi nga, pero yung gusto mo ano, yung mga mismong particular na pinagyayabang. Yan, natapos. Natapos ka ng ganyan. Oh, okay. Oh, saan mo gagamitin ngayon? Sa sarili mo. Eh. Ano pa? Hindi tinulungan. So, mayabang. Sabi, wala nang pakialam. Ano ganun? Makasarili. Ano pa? Wala nang pakialam sa iba. Wala nang pakialam sa ibang kaluluwa. Amen? Sa impyerno na kayo. Wala kayo dyan. Ha? False humility. Natapos natin sa Colossians 2. Second part, di ba? Matapos na natin. Alamin na ito na ako. Kulang pa. Okay, so, ano pa? So, yun na lang. So, sana po, meron pa tayong, ewan ko, isa, dalawa sa series na ito. So, sana nakukuha natin. Ayawan na natin, di ba? Kaya nga minamak natin yung kayabangan. Para, lahat na lang ng dahilan, mga taga-discerning, ha? Huwag kayong mayabang sa kahit anong ano. Again, kung napayabang ng konti, mag-isihan, ganun, iwanan, sorry, at kayo muna lang yung kabaliktaran. Pray, Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Napakalinaw, napakalang example, Panginoon. Maraming salamat sa material, Panginoon, nawa. Kahit mga basic to, Panginoon, napakasaya maaral, Panginoon, to, nawa, ay makita namin aming sarili na malayo, Panginoon, sa ganitong klase ng mga kasalanan, ang pride, prideful, Panginoon. Magkos, Lord, yung kabaliktaran, Panginoon, ay gusto na, yung desire namin, Panginoon, yung katulad yung halimbawa, maging humble, Panginoon, pero maraming na-accomplish. Hindi yung false humility na yung sabi, Panginoon. Humble talaga kami kasi talagang naintindihan namin na wala kami kung di sa inyo, Panginoon. Therefore, sunod din kami sa inyo at kung talagang mali kami, Panginoon, ay patawarin po kami, Lord, susunod kami, baguhin namin dapat nang baguhin, hindi namin pipilit, Panginoon, yung mali. Dahil lang sa palagay namin, state namin, sa lipunan, kung ano man yan, sa event sa church, Panginoon. So, yun po, Panginoon, ang aming magkalangin. Salamat po sa lesson. Bawat isa sa aming Panginoon, especially mga nag-agree sa inyong salita, Panginoon, na gabayan yung bawat isa. Gabayan again sa for the next week, Panginoon. Salamat. Kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen.